Okay, Barat, Benny. Oh, direct background muna kung saan po kayo dati nag-work sa start. I started as a video editor for ABS-CBN. Okay. Tapos nag-edit din ako for TV5. So ako isa ako sa nag-pilot ng bagong TV5 2010. The new launching nila. Mm-hmm. Then afterwards nabigyan ako ng chance na magsulat as creatives ni Loren Jogi, creative director. Yeah, kasi ang background ko noon, lumabas yung unang Cine Filipino ng I think that was PLDT Meralco. Sa TV5 din yun. Yeah. Tapos ang dami ng sumali from from ABS. I think there was 40 or 50. Ako nakapasok ng top 10. So dun lang parang nagano sila, "Uy, mahilig ka pala magsulat and everything." So yun, dun nag-start yun. Tapos nagkaroon ng opportunity na kailangan si Wendy Ramos ng assistant director. Mm-hmm. Since I was editing lahat ng teleserye niya, so I knew him personally. I knew his style and everything. So I was given that opportunity. And then 2011, kabarkado kasi si Boom Labrusque. Mm-hmm. Manager niya si Tito Oji. Okay. So sabi, ba't di tayo mag-pitch ng kwento? So pinitch ko nga yung Jaguar. And then sabi niya, if you can prepare that within 2 weeks, shoot natin. So shoot naman namin yung Jaguar. Then afterwards, parang nasuya ako sa showbiz. 2011 yun. Why yeah. Direct nasuya ka? Parang di, wala na akong makitang growth eh. Kasi nag-ABS GMA TV5 na ako eh. So nakita ko na yung tatlo. So I was like, sabi ko, ito na yun. So, parang paulit-ulit lang. So nag-break ako, nag-freelance ako for corporate. So I was doing AVP, political ads. Mm-hmm. But on the side, tuloy-tuloy pa rin akong nagsusulat. Kasi parang yun yung pinaka-ano ko siya, yung pagsusulat eh. Parang gateway ko siya. Parang in a way, kasi since editor ako, pag nagsusulat ako, ini-edit ko na rin siya sa utak ko, ano magiging sura niya, magkano siya. Kasi ako rin na nagpo-produce, acting producer ng commercials ko eh. So doon ko nakita yung 360 value of alam mo lahat. Kasi madali mo siyang na-execute. So yun, tapos November, I was given an opportunity to do a vertical drama. Yung parang mga nasa app, parang yung siyang Netflix okay. Na ano, it was an international anong project. Year last year. Ah, November, this November. Sa pinalabas direct? Sa app lang nila. Sa playlet okay. App. Marami silang ganun, mga vertical dramas. So after nun, dun ko na feel na kaya ko pa pala. Kasi for the longest time, parang ayoko na eh. Kasi parang feeling ko, tagal ko na wala. Wala akong kilala sa showbiz, wala na. As in, wala na ako doon sa mundo na yon. And then after nung dalawang vertical films na yon, doon ko na feel na sabi ko parang kaya pa. 'Di ba? And then yun nga, nakikita-kita ako na sabi ko parang I think Viva Max would be a good opportunity. Una kong nilapitan yan was yung friend ko na anak ni Tita June. Okay, Rufino. Yeah, but tapos nauna si Kuya Mel eh, nasabi niya nagkausap na ako si Ate Len. So, yeah, that's it. Nag-meet kami ni Ate Len. Pinakinggan niya yung kwento. And everything went fast after that. And by the time you know it, yun na. Nag-pre-prod. Anong month po yung nag-usap kayo ng January? January. Direk, anong sa palagay mong mayroong ka na nagustuhan ni Ma'am Len ng proyekto mo? Maybe because I knew what I was talking about. Mm-hmm. Feeling ko yun eh. Kasi marami kasing nagkikwento. Pero pag tinanong mo na kung paano niya gagawin, hindi niya kayang sagutin. Kami kasi, since editor kasi ako, feeling ko yun kasi yung pinakamalaking edge ko as director. Yung being an editor. Marunong kang i-edit yung editor, ano. Sinushoot ko pa lang sa alam ko na yung itsura niya. Alam mo na kung paano yung edit. Yeah. Kumbaga, yung talon, ano yung kailangang tahiing eksena. Pag may nakalimutan, ano yung pwede natin. And then, writer din ako. So, like tayo, kami ni Queen yung writer, every time we need to cure something, takes us around 5 minutes to figure out ano yung kulang. That's why nung pinanood nga namin siya, sabi ni Ate Len, buo siya. Like there were no questions na, saan galing, sino to, and everything. Nabuo siya. Kasi dalawa kaming writer nung AD ko eh. Sabi ko, Queen, pag hindi natin nabuo yan, eh huwag na tayong gumawa, huwag na tayong pakita sa nanay mo. Kasi dalawa na kayo. Dalawa na kayo eh. Diba? So it's gonna be very impossible. So yun. Kung kumusta si Queen katrabaho as AD? She was very diligent. Diba? Nagulat ako kasi I don't think alam niya yung mga ganun nung una, pinag-aralan lang niya. Like she was taking the shot list namin ng tama.
meron siyang tinatawag naming dope sheet. It's a DOP sheet. So every shot, nililista mo dapat dun kung anong lente yung ginamit. And she had that. So every scene, ginagawa ni Queen yun. Tapos yung preview niya, nasa kanya rin yung back preview ko. Yung script continuity ko, siya na rin. So it was very surprising for me actually, no, yung kay Queen. I wasn't expecting na ganun. Talented siya, no? It wala. I mean, ayan, kaharap ko yung producer. Parang si Ate Lynn, hindi ata siya nagalit nung time nag-ano kasi. There were a few just to encourage the actors to, you know, to be here. Which is, you know, very, ano naman yun. Kasi yun yung in-explain sa akin ni Ate Lynn before we start. Binibiro niya ako na sabi niya, oh, direct, baka mag-away tayo sa set. Sabi ko, bakit? Kasi nakikialam daw siya. Sabi ko, that's better for me as a director. Rather than me taking a shot. Para alam niya yung tapos gusto. Pinanood ko sa'yo, tapos tatanungin mo ko. Mas maganda yung dun pa lang. Magawa na natin ng paraan. No? So, every time I take shots, especially the love scenes, I never close the scene without her approval. Direct, ang naadayo ba ang pelikulang Dayo parang based on your story dito sa La Union na naging Dayo ka? Dayo ka dito? Partly, it was inspired by that. Kasi nung sinulat ko yun, patapos pa lang ang pandemic eh. Mm-hmm. Kaya siya dumayo dito. Kumbaga, she really wanted to be... Dayo ka talaga dito sa La Union? Yeah. We moved here 2 years ago? Two years ago. But I had friends na nandito na. Like, since 2004... Madalas ako sa... Inspired talaga yung kwento ng Dayo. In a way. In a way, it was inspired by, ano, by... Kasi ang ano naman talaga ng Dayo, it's more like, lahat naman tayo Dayo eh. Mm-hmm. Sa trailer like, yun. Even na. If you say na tigapasay ka, yung magulang mo hindi pa rin naman dung galing eh. O yung lolo mo hindi pa rin. There's always roots that are not from there. It's so hard to find a root na talagang ever since nandun lang sila. Diba? Kasi by nature ng tao, we move around. And ang ano natin, ang culture kasi ng pagdayo, every time you go to a new place, pag nagustuhan mo yung place, lagi ka naghahanap ng reason to stay eh. Diba? Kasi it's an escape. Pwede siyang chance na, uy, dito wala nakakilala sa akin. Ibahin ko yung personality ko kasi hindi ko na-type yung iba. May ganun yung tao. You always look for a new chapter in your life. Yun naman yung importante doon. So ganun yung ano kasi ng dayo eh. Na everywhere we go, you know, we try to change. But there are times wherein yung past mo talaga would really catch up. Ano exciting part sa pelikula ng Dayo? Like, mga highlight? Or bakit kailangan namin panoorin ng Dayo? Well, more of the love scenes. I think we were able to produce a different dynamic story na we were able to make it look big and good. Na parang makikita mo talaga yung style dito sa La Union. You know, which is very... maano sa mga bata ngayon yan, no? sa demographics ng Viva Max on that age, no? Pangalawa, we were able to really come up with characters na magkakaiba sila ng personality. And I think we were able to justify that. Nabigyan naman ng justice ng mga bata yung pag-aaral nila. Direk, may eksena na sa surfing din? Very little. Kasi I didn't want it to be stereotyped. Eh. Ayun kasi ang doon ako mag-ano eh, kumbaga sa akin, hindi ko, ay pag sinabing La Union, ano lang yan, surfing lang. But of course, we included it. Naglagay kami ng shots kasi it wouldn't be La Union without surfing. But La Union is not just surfing. And then, ang isa pa namin ginawa, majority of the dialogues with locals, talagang Ilocano dialects yung ginagamit namin. Subtitle lang. Yes. So para talagang pag pinanood mo siya, actually, that's one reason why I chose Calvin. Yung bida. Ay, Ilocano po ba siya? Ilocano siya eh. Tigapangasinan siya. So when he told me that, talagang sabi ko, Telan, ito yung gusto kong bida. Kasi, hindi mo kayang ituro ng on the spot yun eh. Yung diction, yung style ng pagsalita and everything. So, yun yung reason kung bakit si Calvin yung dinevelop namin for the character. And I think that's also one reason why. Nagampanan din ba ni Calvin? Yeah, very much. I mean, we were all surprised kung panonoorin nyo yung iba niyang project ah. Medyo malayo yung Calvin na... Maybe because yun nga, nag-immerse kasi yung mga bata dito eh. They were able to really understood what they're playing with, ano, no? Yung role nila. No? Which is very important for me as a director. Kasi lagi ko sinasabi sa mga artista, hindi ko trabaho na turuan ka kung paano umarte. Kasi hindi ko rin naman tinatanong sa'yo kung anong shot yung gagawin ko eh. I mean, imagine if I was a director coming in, tapos ano kaya magandang shot dito, tapos nakukubad ka lang dyan. Taka lang ha, mag-iisip muna kami. Diba? That's very unprofessional. So we encourage the kids to know who you are. Pagdating mo sa set,
prepared ka na. Yun, at malaking bagay dun si Ate Len na nagbabantay nun. She's very keen on that. And I let her have the floor pag ganun. Di ako nakikialam. Yun kasi yung magandang dynamics namin ni Ate Len. Di kami nakikialam dun sa role ng bawat isa. And we respect that. If she steps in, and I know kailangan niya mag-step in, I back off. Hindi ko nga tinitingnan yung mga artista ko pag pinapagalitan niya. Kasi kumbaga, ayoko silang isipin nila na I'm there to save them. Thanks. Kumbaga, dalawa kami dito ni Ate Len. If she steps in, ibig sabihin may mali na, atas ako. Ganun yung maganda sa amin. Nagbibigay. I think that's the good dynamics that we really had. No? Na kaya masaya. Masayang-masaya kami na nagsusunod. Direct napansin mo ba nang simula, mahiyain si Calvin, and paano mo siya na-motivate na magawa yung ginawa niya sa movie? Maganda kasi dito, nag-require si Ate Len, nagpahanap siya sa akin ng local na talent coach. So may sakto naman, since nga matagal na ako dito and I used to work for the government here. So may mga teatro dito, tinawagan ko yung leader nila. Sakto namang he was going home. Kumbaga yung dayo kasi, ang maganda sa kanya, everything fell into place. Eh. The locations were there. I mean, we had dynamic. Yung locations na ginawa namin, like yung clip, private yun eh. So hindi siya pwede sabihin, tara mag-shoot din tayo doon. Hindi nila magagamit yung lugar. We had that opportunity to have those sa dayo. Dati mo nang alam yung lugar na yun, Direk? Hinanap ko lang siya. Kasi nauna ako dito ng 1 week bago sila dumating. Scout na lang. So I was really scouting everything based na rin sa gusto kong shots. Kasi yun nga eh, since kaya ko siyang i-edit on my mind, tinitingnan ko na siya kung workable siya, saan ko lalagay yung camera ko, may access ba. Kasi minsan, ang ganda nga. Saan tayo pipwesto niyan? Saan mo dadaan yung Janet? Saan ka magkukuryente niya? So the logistics have to work with every location na pini... Which, ano sa amin, nag-pay off lahat ng ginawa niya. Direk, nag-lab scene ka rito, hindi mo ba naisip baka mahirapan ka? Pipwesto mo, masikip yung lugar? Not necessarily, kasi yung adaptation ang gagawin mo eh. Kumbaga ginawa namin siya ng gabi. We made sure na... And the good thing is, the other house was rented by the production. So kontrolado namin yung location. Walang iba. Oo, diba? So, andun kami. Plus, eto, for example, when we use this duyan, kinoryo muna talaga namin what works. Na hindi siya lang magmumukhang engot na hindi na lang kayo umiga sa papag, but nagduyan pa kayo. Diba? So we made it really in a point na it's never been done, it's never been seen, pero it's doable. Na... Pwede pa lang ganun, no? Na may position sa ano. Yung mga baluster direct na gamit mo. Yeah. Para medyo cover yung ibang angle ng ano. Mm. Pero ano nagtulak sa'yo direct na yung sa bangin na love scene ni Buwis Buhay yun? Parang para maiba lang ba yung movie or ano, paano ba? Feeling ako kasi na naniniwala ko in every movie, you have to have that money shot. Mm-hmm. You have to have that feel, that scene. Na pag napanood mo yun, pretty much describes yung tempo ng buong movie mo eh. Mm-hmm. And I think the cliff scene was our money shot. Mm-hmm. Yeah. Actually, nung hiningi sa akin, nung I was supposed to surprise si Ate Len noon. Kasi break yun eh. During the break, nag-edit ako. I was telling her, sabi ko, Ate Len, may surprise ako sa'yo. Sabi niya, padala mo na. Sabi ko, mamayang gabi na, magdi-dinner ta. Sabi, hindi, padala mo ngayon yan. So medyo, bigla akong napayosi kasi sabi ko, dalawa lang yan eh. Pag pinadala ko to, hindi siya nagandahan. Yari na yung shoot ko. Okay. So, given yun, the producer would lose confidence on your director. Eh. Mm. Pero sabi ko, pag nagandahan siya nito, ito na yung start nung relationship. Long relationship namin. Past the long. Past the good. It would be a long relationship. Time. So I was very relieved. And actually, nung in-edit ko nga yun, katabi ko yung wife ko. Eh. Ano sabi? Yeah, I kasi, di ba, of course, let's face it, di ba, it's Viva Max, di ba? Andun pa rin yung shady anything niya about. Pag ano ka, manonood kang Viva Max. So I wanted to get her approval. Not just of, sige, trabaho yan eh. But I wanted her to see the art na ginagawa ko with my shots. No? And she really liked it. So for me, double. Nagustuhan ng wife ko, nagustuhan ng producer ko. So it gives us vindiction dun sa mga shots na ginawa na. Ang ganda. Class direct ka. Yung buwan. Ang klase na ano. At saka we had the right peg kasi si Ate Len, ang maganda sa kanya, alam niya kung, like yun, may binigay siya sa aking movie, sabi niya, gusto ko parang ganito direct. So, at least may vision kami, iibahin ko man siya, kung ano yung feel nung mangyayari dun sa scene na yun. So ako kasi, andun yung respect ko at the end of the day with the producer, kasi
sila yun eh. Ako, I'm just, hindi naman I'm just, but I'm, you know, the director would always be taking back seat once lumabas na yan eh. Ang ano naman yun is yung producer eh. Diba? So I want really to get that approval na it was worth it. Okay yung ginawa na. Anong challenge dun sa ano ganung eksena na sa ano sa bangin ng love scene? Wala naman. I think we ano lang yun talaga, it's a waiting game. Like if you watch it, especially yung nagkiss sila nang naka-background yung sunset. Hindi kasi pwedeng mangyari lagi yun eh. Uh-huh. I mean, it could rain. Ang masarap pa kasi noon nung shinoot namin siya, parang dalawang buwan lang hindi umulan dito sa La Union. So we really had full control of the weather. Hindi namin iniisip yung baka umulan, baka gumanyan. So nakisama, even yung moonshot na yun, saktong may buwan, full moon talaga siya. Nung, kasi a week before noon, alam na namin magpo-full moon. Kaya tinayming talaga namin. Hindi talaga direct sa, ano, sa kalendaryo, yung full moon. Yes, tinayming talaga namin siya na full moon yung day. Saka direct yung mga eksena, yung mga nagre-review sa film fest. Pang best cinematography. Yeah, well, inaabangan nyo naman nagre-review. Ay, matindi tong cinematography nito. Yeah. Ito, pang best na to. Kasi nga, kumbaga yun yun eh. We wanted to give justice. Hindi man justice, pero I understand kasi yung risk na tinake ng 316 with me eh. Diba? I mean, 2011 was your last. Diba? Ako, I'll be honest, ang hirap kumuha ng project in between that. Kasi pag tinanong, kailan yung huling gawa mo? 2011. Right? I mean, that's like more than 10 years ago. No? Buti, so, direct, buti hindi mo na kalimutan yung mga techniques sa pag-direct kasi... Well, I've been... Kasi nasa industry... 15 years sa commercial. Yeah, I still apply it naman ako on a small scale. Eh. Tapos nagtuturo din ako in college. So... continuous ko pa rin naman siyang ginagamit. Kumbaga sa akin noon, I was just really waiting for my break. Which is for me, very good timing siya. Kasi if it, like, Jaguar came in too early. Ako, I'll be honest, it came in too early. No, I was like, what, 30 years old or something na gano'n. On the height yun na feeling ko, lahat kaya ko eh. So I think ito, andun na ako sa point na, you know, we had the right tools. We had the right experience to deliver the film. Direct yung Jaguar, gay sexy comedy ba? Yeah, it's a gay, yeah. Itong Dayo, direct, paano mo di-describe ko? It's a love story. Yeah, it's a love story. And ako kasi naniniwala ko, not all love story should end on a good point. Hindi naman lahat ng love story. Yun na kasi yung pina-ano sa atin, na pag love story, it ends good. Not everything ends good, di ba? Kasi medyo ba ang ending nito? Ang important, not really. It's an open ending. Open-ended actually si Dayo. So there are a lot of things that can happen after Dayo. So yeah, there are talks about what can we do with it, pero in open ending namin siya para there's an opportunity to do something else after Dayo. Baka may part 2 pa if ever. It can be na ano. So in open namin siya, no. Which is very very timely naman yung pagkakaano niya. Hindi namin siya sinunod dun sa, kasi normally pag nanood ka na ng movie may closure lahat. So we didn't put any closure in this. It's a continuous journey yung Dayo. It's direct, yung style mo ba as a director since Viva Max project to, ikaw ba yung nag-isip dapat 5 to 6 love scene na matindi meron to? Not necessarily. Actually sila nagbigay sa akin kung ilan yung love scenes. So we just had to balance it. So dinagdag na lang yung sa story mo? Direct. Yeah, kasi the story initially only had four or three. And then when nung nalaman ni Boss Vic yung kwento, tumaas yung requirement namin. That's why Audrey was brought in. Supposedly, isa lang naman ng bida namin, si Rika lang. So she was brought in. So doon na pumasok yung dynamics ni Quinn as writer. Siya na nag-induce ng bagong character doon sa script. Kasi I didn't have time to do it anymore kasi nagpe-pre-prod na kami. Sabi ko, Quinn, ikaw nang bahala. And doon ko naman nakita yung linear thinking namin ni Quinn na pumasok. Nag-swak eh. So I was like, sabi ko, ano naiintindihan ng bata kung anong gusto ko. So ganun din yung ano namin, yung naging dynamic. Direk, hindi ka lang second thought si Quinn bago pa lang magiging AD, tapos bata the pa. The first time I talked to writer. Her. Hindi, kasi writing-wise, ang dami na nasulat for 316. Eh. Correct. It's already given. Magkatabi kami nun sa UCC, wala si Ate Len na, nagmi-meeting kami. Sabi ko sa kanya, gusto mo mag-AD? Ay, ikaw po nag-alok. Yes. Ay, gusto mo mag-AD? Tapos parang siya parang, seryoso ka direct? Sagutin mo yung tanong kung gusto mo ba.
Kasi it starts there eh. Huwag mo natin pag-usapan yung bayad, huwag natin pag-usapan yung anything. Ang tanong ko, gusto mo ba? Sabi niya, gusto niya. Okay, AD na kita. Kung ano yung hindi mo alam, tuturo ko. That's it. Huwag na tayo mag-ano. Kaya pala po nagre-reklamo sa talent. Charot! Hindi naman. Yun, hindi ko na kayang sagutin yun. Yeah, pero, yeah, ako kasi I judge it from character eh, no? Pag gusto mo kasi, then I'll give you the chance. Kasi malakas naman ng loob ko, dahil AD rin ako, na whatever happens to her, kaya ko siyang saluhin. Hindi nagulat si Queen nung sinabi mo mag-ibig. She was, hindi niya alam kung seryoso ko, actually, pero sabi ko sa kanya, sabi mo sa mami mo, pumayag na ako, kung gusto mo mag-AD, ikaw AD ko. And then JM came in, si JM Nebres as our main AD, ginawa mo na lang sa namin second AD si Queen. Diba? Pero ang ginawa namin noon, naghati-hati kami ng trabaho sa set. So JM was more in control of like everything, the location, the logistics. Si Queen nasa artista, nasa sex scenes, nasa script one. Ako, more of the technicals. Siya daw nag-direct ng mga love scenes. Yep, I give her chances like that. Bakit direct sa kanya? Why not? Yun lang sasagot ko to, why not? Direct mo napanood mo, anong reaction mo? Yung dinirect niyang love scene? She was good. Pinanonood ko siya from afar eh. So I was, pinakinggan ko siya kung paano siya mag-dictate. Mas malakas pa nga siya sumigaw saan, kasi hindi ako sumisigaw sa set. I mean, sumisigaw ako, pautos. But I never get mad. Malakas lang yung boses. Yeah, but I, syempre, you need to be in command eh. But I never went to the end of like, getting mad. Kasi for me, for my personality, that doesn't work. Mukha man po kong kriminal. Huwag na nating ano yan, no? I mean, wala sa personalidad kong ano. Pero, yun feeling ko yung naging susi dun. We never, I always try to make things happy pag nasa set kami. So, direct, after Dayo, dalawang project ang susunod. Nagsisulos ang kanta ibang director ng 3-1-C. Anong reaction mo dyan? Well, siyempre, ano naman yun, no? Hindi ko naman siya kayang... I mean, I believe every director has their own style. Diba? We cannot parang... Hindi natin pwedeng iyan yan eh, na... Ay, di, mas magaling ka. Hindi ako naniniwala kasi sa ganun eh. For me, ang galing mo, nasusukat mo yan, sarili mo. On how you maximize the opportunity that's given to you. Then maybe, kaya lang nabigay sa akin yung follow-up projects is because I was able to maximize the opportunity na binigay sa akin ng 3-1-6. It's not about may mas magaling sa akin o mas magaling siya. It's how you deliver. Feeling ko at the end of the day, it's the delivery factor na lumalagay mo. Plus siguro, I was able to really nga maintain a good working relationship with everybody on the set. Eh, sino ba naman ang gusto magtrabaho ng stress, di ba? I mean, if you guys are finishing every night na nagiinuman kayo, di ba? Everybody... Ganun ba, direct, pagkatapos? Yeah, I let them. We let them, no? Kasi ako, yun nga, sa akin kasi I will always hold you responsible for your actions, eh. So, uminom ka, okay lang sa akin. Basta bukas, hindi ka pwedeng sumusuka sa set. Alam mo, trabaho. Pero hindi kita pipigilan kung ilang bote yung iinumin mo, no? Kasi, ano yan, eh, we're adults, no? We're professionals. So, for me, nasa kanila yan. And thankfully, wala naman kami na encounter na ganun. Everybody was coming to the set energized. You know, like, wala yung mukha na parang magkikita na naman kami na yan. Wala eh. We didn't had that the whole time. We were excited. We were always excited to work every morning. Reaction mo na, ay, parang hindi Viva Max movie pag napanood yung trailer pa lang. Trailer pa lang yun, na wala pa yung ano. May idea po kasi of ano, I wanted to come up with a story na kahit tanggalin ko yung love scenes, it's still a story. Okay. I never wanted to anchor na pag wala yung cliff scene ko, wala na. Sayang naman yung effort ng buong team if you would just be naka-ankla ka lang sa love scenes mo. No? For me, the love scenes are additional flavor. Kumbaga yun yung magic sarap mo eh. Pero yung kwento, ibigay mo pa rin doon sa nanonood. Otherwise, I will just fast. You know, that's the challenge with streaming. Ah. Not unlike on our times, pag nanood ka ng movie, wala ka namang choice but to wait and see what happens. Correct, correct. Right now, they can just, uy, maganda daw yung love scene nito. Forward that in the... Fast forward. Okay na, napanood ko na yung dalawang love scene, tapos na. We want them to watch. No, yun yung, especially yung mga followers ng Viva Max. We wanted to give them something na... Ay, pwede ka naman pala. Yung, kasi nung uso na yung sabi nilang Viva Max and chill, di ba? So, you finish the film. Yun ang gusto namin. We want them to finish the film. Na pag tinanong ka namin, ano nangyari nung ending, alam mo, yung nangyari ng buo, di ba? Hindi yung ang galing ni ano doon. At tapos, yun lang eh. Yun lang. Sayang naman yung subscription mo. Naku, guilty ako dyan, direct ha. Hindi,
everybody is kaya nga, it's the responsibility of the ano eh, the filmmaker eh. 'Di ba? Hindi na sa atin 'yon eh. Kumbaga tayo, kaya natin ginawa 'yon kasi 'yun lang yung binigay nila sa atin eh. They didn't give us enough reason to watch. So kami, yun yung goal ko, to give people enough reason to watch the film. Ako direct, pinapost ko pa, tinitindan ko kung masisilip yung plaster eh. Kahit eh, okay. Yeah. Malinis. Yeah, actually kasi totoo naman yan, lalo na ako, tayo mga tiga-industrya, mahirap na tayo manood ng talagang zero malis eh. Inahanap mo na yung technical eh, yung continuity. Ba't, yung, ba't tumipat yung kamay sa kabila ng, ng cellphone? Ba't doon siya lumabas, dito siya galing? Subconscious na nangyayari because we already grew in the industry, no? Pero basta napansin ko sa love scene, hindi sa libog eh, may love yung love scene eh. Parang ganun eh. That's why we call it a love scene. Hindi last eh. We call it a love scene kasi kumbaga ang habol namin doon sa love scenes namin is to encourage you to make love with your partner. Hindi yung mismong scene na yun yung pagsasarilihan mo. Panoorin mo siya and then you feel like making love with someone. Hindi yung bastusin na ano eh. Yeah, kasi for me, that's the doon ako nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Yung feeling kong na-justify ko yung ginawa ng mga artista. Mm-hmm. Kasi for me, yun yung, when I talk to my team ha, lalo na yung camera dev ko, sabi sa kanila, bawal tayo magkamali guys. Kasi imagine nyo yung binibigay ng mga batang yan. Correct. On that certain point, tapos sasabihin mo sa akin, iti-take to natin yan dahil nagkamali ka ng hindi mo na record, hindi mo na focus. Very strict ako sa ganun kasi yun yung respetong binibigay ko sa mga artista eh. Hindi ko iniisip na, hindi, kaya mo kahit maka-take 10 tayo dito, may talent fee naman. Dance. For me, I think my success would be kung ilang beses, kung gano'n ko exe, kung sila na-expose. For me, yun yung success ng eksena namin. Nang nakunan ko siya ng maganda. Yun yung hinahabol namin lagi. So after Dayo, may Hiraya, tama direk? Yes. Ano naman yung asanam sa Hiraya? Yep. Bilis ah. Ano asanam sa Hiraya direk? Well, Hiraya naman, ang maganda is iniba namin yung milieu, yung lugar. Mm-hmm. So the visuals is very much different from, ito kasi puro beach, makulay and everything. Yun naman medyo green naman siya, medyo ano. And then, again, more character si Hiraya. So the dynamics are again different, no? Na marami kang susunod ng tao in terms of yung relations nila with the bida. Ang dami raw artista mo dyan. Yes. Pero direct sino si Hiraya? Si Rica Gonzalez. Sa kanya pa rin. Paborito. Yeah. Habang paborito ka ng 3-1-6, paborito rin siya. Parang. Hindi ako may si reaches, no? Yeah. Hindi ba yun? Ay, ganon. Yung sa Taiwan po, si Rica rin? Hindi. Ay, hindi. Sino po bida ron? JC, tsaka? Si JC Santos. Tapos JC rin yung bata, actually. Ah, bata lang. Bata. So, anong nararamdaman mo na isang JC Santos na award-winning actor ang may didirect mo ngayon? Well, it's nakakaba, no? Ako kasi sa akin, pag nawala na yung kaba mo, useless na yun. Even the Dayo, every time I come into the set, andun yung nervous eh. Mm-hmm. You have to eh. Mas yun yung tumutulak sa akin na I can do it or may ano. It's gonna be ano, kumbaga yung feeling ko malaking magagawa ni JC for the project. The way I wrote it and the way yung capability niya as a great actor, I think he would love work the project as well. Malaking hamon nito para sa iyo. Yung isa, yes, kasi it's about my son. Ano title po ng movie ni JC, right? Thy Father, Thy Son. Oh. So it's inspired by my son. So medyo makaka-relate ka ng bonggang-bongga. Ay, hindi lang na actually ba ang muna pa akong umiyak kay Jason sa eksena pag nag-shoot kami. Direk ikaw din nagsurot niyan. Yes. Okay. And with Queen. Dalawa uli kami ni Queen magsusulat. Yung tandem. Nito. Yeah. Saka mo na ikwento sa amin yan pag malapit na. Direk. Pero okay. Last question ko, friendship. Okay, dalawa na. Yung anong feeling mo na sa 316 International sila mag-did, ano gagawin ng movie tapos ikaw ang napili pa sa Taiwan pa? Ganun. Well, actually, international or not, the honor is there. Okay. Hindi ko tinitingnan kung yung project international or yun kasing ganun yung personality ko. You can't base it on those things eh. Kasi ibig sabihin mo, pag local, hindi ko nagagalingan. Hindi, ibig sabihin yung tiwala sa'yo na in terms of the project, I was Taiwan overwhelmed. I was overwhelmed kasi the project was given to me 15 hours after our last shoot. Ay, bongga. So I was like, sabi ko, totoo ba to? Kasi hindi pa nga ako hindi ko pa nagagalaw i-edit yung Dayo. Binigay na ni Ate Len yung dalawa, no? So I was like, nung una, parang, syempre, andun yung ang sayo mo,
Pero yung takot nandun din. Kasi of course, the more the more responsibility you get, no? The more now that you have to step up. And yun nga, tulad nga nung sabi nyo, kung maganda yung Viva Max, ginagawa namin supposedly, every next film, it has to be, you know, there has to be something different on it. Huwag natin sabihing better. Kasi we always give our best eh. So, dapat laging may iba. Laging may iba. Yun lang yung lagi kong iniisip doon. And since ito, mabilis yung project, ang feeling ko, okay lang sa akin kasi andiyan si Atilene. So, if siguro kung hindi maganda yung dynamics namin ng producer ko, hindi ko siya tatanggapin. Pero ramdam mo na paborito ka ngayon. No comment ako dun sa paborito. Medyo malalim na salita yung paborito. No? Kasi like what I said kanina, I think every director has their own skill set na pero, kailangan i-present. Iba yun na yung tatlong sunod-sunod? Yung believe sa si Ma'am Len, nararamdaman mo rin ba? Well, I wouldn't be here kung hindi. Diba? Yun na lang. I don't think, like ito, diba? This is already out of work eh. But, you know, I think she, the way I look at her, pwera showbiz or anything, she's the ate I never had. Eh. Hindi ako nagkaroon ate. So yung dynamics namin, yung ano, andun eh. Like the respect is there when we talk. We talk straight to each other. Kung may ayaw kami, ayaw namin. Pag gusto namin, gusto namin. So, hindi ko nakikita kung when it would stop. So, sa akin, hanggang nandyan, sabi ko nga sa kanya, basta pag hindi na ako nakaka-deliver ng gusto mo, just tell me straight. Sabihin lang. Diba? Ayoko na may ibang magsasabi sa akin na, ay direct pinalitan ka. Gusto ko sa'yo manggaling. And I would take it open arms. Diba? Kasi, let's face it, diba? There would always be someone better than you. We can't tell na ikaw na yun. The only way we can survive is to do our best every time we're given an opportunity. Yun yung ginagawa lang na. So, direct, anong klase pong producer si Ma'am Len? Kung ibabase ko sa experience ko at doon sa kwento ng iba, eh, basta kami, masaya kami. Diba? I mean, ako, siguro nagkaroon lang ng nagalit lang ata si Ate Len sa set ko ng Dayo. Twice in 5 days, and then yung Hiraya was once. Saan yung sa first day? First day. Galit siya dahil? Well, kasi maybe the production was relaxed. Bale. And then siguro yung mga, and ang daming artista, the preparation wasn't as long as what we had with Dayo. So, nangangapa pa yung mga artista, kung like who they are, ano yung role in everything, no? So, she just had to step in to tell them na, you know, we came prepared to do your job, which is maganda naman kasi kay Adeline. Never naman siya nagalit sa set ng hindi in context of what's happening. Sa akin kasi yun yung pinaka-off eh. Pag nagalit ka na ng dahil lang sa gusto mo magalit, teka muna, di ba? Wag. Pero pag within the context, for example, yung sa Dayo, ganun din. Nakita niyang lumalaylay yung acting ng mga bata. Tinawag niya. Sabi ko, okay. Di ba? I never went in. I gave their space. Yosi lang ako sa gilid. O paglabas, gumaling yung mga bata. Gongga. Masayang magkaroon ng ganong producer. Kasi ako, mas nakakapag-focus ako technical-wise on what I need to capture. Kasi yun din ang pinaliwanag ko sa kanya. Ang role ng director is to capture yung binibigay ng mga artista on the best possible way. Diba? Kasi otherwise, nag-acting director na lang sana ako. Diba? So, yun naman po yung sa akin. Kaya medyo technical kaming mag-shoot. Direct yeah. After ng shooting day ba, libre ang Red Horse? Red Horse malaki. Red Horse malakas ang tama. Yeah. Everybody basta ang sagot, everybody was, you know, having their own fun every time we finished the shoot. Kaya masaya ang shooting. Masaya. So Drek, paano niyo po masasabi niyo ba kahit rough cut pa lang proud kayo nung nakita niyo yung Dayo? Oh yes. Yes. I mean on a scale na nagpahinga ako ng 12 years and I was able to do that. Of course not me, but given na nabigyan ako ng chance to have a good team, a great team to work with on my comeback, malaking bagay yun. Kasi yung iba kaya hindi nakakabalik dahil yung balik nila, they didn't have the right materials, the right team to come back. Eh. So feeling ko sa akin, it was perfect. It was close to perfect yung sa akin. Even nung na-edit ko yung cliff, sa akin nun okay na ako. Sabi ko, yeah, I think we did a good job. Proud of. So, yeah. Direct last na lang sa akin. Ano po masasabi niyo sa mga bida niyo rito? Sa Dayo? Opo, sa Dayo. I'm grateful na they embraced the role, na pinanindigan nila, at tinapos namin siya on a strong point. Hindi kami nagkaroon ng problema with them in terms na may nawawala sa karakter niya.
Kasi yun din eh, yung relationship. Kasi what I did, when the kids went here, nung nag-immerse kami, I went out with them eh. And I was asking them, paano ka? Sino ka? Ano, like, Federica, I was asking her, what are your limits? Anong gusto mo? Gusto mo ba? Naka-ready yung kumot bago tayo magsimula? Ano yung, what would make you comfortable every scene na gagawin natin to? What makes you cry? Parang yun, na-discover ko na pag umiyak si Rica, ang hirap na ibalik ng mukha niya ng hindi umiyak. So, on scheduling, pati yun, apektado yun. So, we schedule the crying scenes ng huli. Nor kung ano man yun, papuntang lunch break yan, papuntang, yun, yun yung mga factors. And I think na malaki talaga yun na tulong na nag-immerse yung mga bata. So satisfied ka sa... Of course. Pero direct, aware ka na yung tatlo practically mga newcomer. Yes. Hindi naging problema sa'yo. Mahirap ba ang i-direct yung ganun? Hindi kasi we knew how to handle them. And we had help. Yun kasi ang maganda sa Dayo. We had all the help we could get. I think it was also the first time na nag-infuse si Ate Len ng acting coach. Tama ba, Ate Len? It was the first time. So, kasi before, ang rinig ko, she was, gusto niya raw. She wants to see them grow, acting and everything. No? But for this, without me telling her, nagulat ako, nagpahanap siya sa akin. Direct, maghanap ka na acting coach yan, mag-ano tayo. No? So, dun pa lang sa move niya na yon, I knew she wanted the best. Otherwise, ba't siya gagastos? Ba't mag-e-effort yung producer ko to do that? No? So, medyo dun pumasok na kailangan namin lalong galingan. Kasi, we had all the tools. Eh. I had Quinn, I had two ADs, diba? I had a good producer. I was there. I had a great DOP team, Camdep. May acting coach pa kami. Eh kung sasable ka na, huwag ka na mag-direct. Kung mga sa akin, last mo na yan. Huwag ka nang kasalanan mo na. Hindi mo na. Kumbaga binigay ko na lahat ng baraha sa iyo eh. Kung napusuhi ka pa, eh mali ka na nang mali mo na ng arrangement ng katawan, ulo, tsaka. Dumi mo na lang laruin mo. Oh, 'di ba? Yun 'yun eh. Tama, direct. Direct, sinong dream mo na i-direct talaga? Na artista. In particular, Yung sana ito ang ma-direct ko. Patay na eh. Jacqueline Jose? Jacqueline Jose ba yan? No, si Cherry Hill. Cherry Hill. Yeah. Sino pa direct? Yung buhay ngayon direct, sino? Sa mga buhay, si Echo. Jericho, ayaw naman. Actually, may matagal na ako may pinipitch na kwento sa kanya. Kaso, La Union din yan direct? No. It's about motorcycles. Madalas din siya sa La Union. Ako kasi, normally, pag nagsusulat ako, may artista na ako nilalagay sa utak ko kung sino yan. Para yung effect nuances na ng script ko. Pasok, hindi siya generic na, ito script. Ay, si ganyan pwede dito. Kaya ito, nung binasa namin ni Ate Len, siyang namili. Kaya ni ano to? Kaya ni Calvin to direct or kaya ni Nathan to. Ito. So, alam niya, as a producer, sa talent manager, yun yung tiwalang binigay ko sa kanya. To know who would fit. Okay. Siya nakakalam eh. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ako magmamarunong for this point. Lalo na sa Dayo. Sabi ko sa kanya, I would give all my trust on you to take care of me. Ang makaya ko lang gawin is to manage the set, give you the best shots na kaya kong ibigay. Pero yung magmarunong, na hindi ako director dito, wala. I would never do that. Kumbaga sa akin, mas maging mabuti pang maging magkaibigan na lang kami. You know, if we would reach that point, tigil na ako mag-direct, tropa kami ni Ate Len, well and good kami doon. Sa lahat ng project mo, direct, ganun yung prinsipyo mo? Ever since. Okay. In any, kasi sa akin, pag wala ka kasi noon, if you don't have that, kasi ako lagi ng I never work for anyone, but I work with everybody. So I work with you. I don't work for you. Kasi pag for you, ibig sabihin, kikisas kita. Lahat ng gusto mo, kahit hindi pwede, susundin ko. Ay hindi, kung hindi pwede, hindi pwede. Kung hindi, kuha ka iba. Diba? Mag-inuman na lang tayo, maging magkaibigan na lang tayo. So Palopez sa Jericho, pinid mo yung sa kanya yung project? We did, we gave the project to him, parang an idea of it. Prior pandemic eh. So, hindi pa namin binabalikan. Okay. Hindi pa namin binabalikan. Pero bakit si Echo ang gusto mo? Well, because he's a motorcycle enthusiast. Okay. And he was my favorite actor din naman. In terms of, the looks, yung at pag-acting niya in everything. Yeah. Ayan. So, thank you, Derek. Alam na ni... Thank you, Derek.